So what is up guys, now welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Ngayon nga pag-uusapan natin mga kaibigan, kasi nga ang daming nagtatanong, especially ng mga teachers at iba pang mga office workers, no? Sir Kebs, ano kayang pwede kong gawin? Kasi mabagal na yung aking computer, kailangan ko ba ng antivirus? Marami ang nagpapa-install, nagpapalagay sa atin ng antivirus sa kanilang mga computers. Pero ni isa, yes, ni isa, wala po akong nilagyan. And I do not recommend you using an antivirus software, especially kapag gumagamit ka ng Windows as your operating system, if you are a Microsoft fan. Okay? Hindi na po natin kailangan ng any type of antivirus software. Kasi nga, hindi, una sa lahat, pagkamahal-mahal, napakamahal ng license, no? Pangalawa, minsan, kung pansin ninyo, ang antivirus software mismo din natin ang isa sa mga nagkukos, no? Ng pagbagal ng ating computer. Kasi nga, once we start up our computer, once nag-boot tayo ng ating computer, niloload niya lahat ng mga drivers, lahat ng mga softwares na pwedeng naka-open agad. And your antivirus software is one of those applications na mag-automatic na mag-open upon starting your computer. Okay? At ngayon, kung, again, inuulit ko, kung Windows user kayo, katulad ka ng ginagamit ko ngayon, Windows 10 operating system, meron na po yan default na antivirus. Yan ang tinatawag nating Windows Defender. Okay? Minsan tinatawag din natin yan na firewall. At ang kailangan lang natin gawin, iset yung settings natin in terms of Windows security settings para hindi mapasok ng kung ano-anong virus ang ating computer. Hindi na natin kailangan ng antivirus software. Sundan nyo itong tutorial na to. Tuturo ko sa inyo kung paano i-on o i-enable ang inyong default antivirus software, the Microsoft Windows Defender. Okay, so nandito na po tayo sa ating desktop na open na po natin. Una, siyempre mag-refresh lang muna tayo. punta tayo dito sa may search bar. Konti lang ito mga kaibigan. Tapos type natin ang Windows Security Settings. Windows Security. Ayan, mag-open na yan, kusa. Open natin to. There you go. Napakadali lang nito. Ayan, meron lang tayong kailangang iset dito mga kaibigan. We have the Virus and Threat Protection at yung Firewall and Network Protection. So una, click nyo to. Make sure na naka-on to mga kaibigan ha. Punta tayo dito sa may Manage Settings. Ayan, make sure na ang Real-Time Protection ay naka-on, Cloud Derived Protection ay naka-on, Automatic Sample Submission ay naka-on, Tamper Protection dapat naka-on, lahat yan kung gusto ninyo talagang i-enable totally ang inyong Windows Defender or antivirus. Okay? Susunod naman yung Firewall and Network Protection. Click nyo lang ang bawat isa sa mga network na to, Domain Network, Private Network, at Public Network. Make sure na naka-on sila. Firewall is on, Firewall is on, Firewall is on. Click nyo to, tapos make sure na naka-turn on. Alright, and ganun lang kasimple mga kaibigan, ganun lang kasimple, kailangan nyo lang i-enable ang inyong default antivirus software, which is the Windows Defender. Maraming salamat po at naway meron po kayong natutunan.